Sa mga balitang bumabandila, ipinagmalaki ni Pangulong Arroyo sa kanyang farewell address kanina ang mga nagawa sa 9 na taong panunungkulan sa bansa. Nanawagan din siya ng pagkakaisa. Magbabandila si Willard Cheng. Ito ang unang live primetime broadcast ng Pangulo sa loob ng 5 taon. I am sorry. Ang huli ay noong 2005 nang mag-sorry ang Pangulo kasunod ng Hello Garcia scandal. Di gaya noon, mas relax at nakangiti ngayon ang Pangulo. Bukod sa mga reporter, nanood din sa studio sa palasyo ang anak ng Pangulo na si Dato, ang asawa nitong si Kakay at ilang miyembro ng gabinete. My fellow Filipinos, we come together tonight as we approach a hallmark of democracy for our great nation, the smooth transition of power to a new leader. Sa kanyang farewell message, muling binati ni Pangulong Arroyo sina President-elect Benigno Aquino III at Vice President-elect Jejomar Binay na nagwagi sa makasaysayang automated elections. Tonight, I once again congratulate President-elect Aquino and Vice President-elect Binay. Naging pagkakataon din ito para ibida ng Pangulo ang mga nagawa niya sa 9 na taong panunungkulan, gaya ng anyay paglago ng ekonomiya. Look around you in our cities as you drive by the office towers that have changed the skyline. Look around you in our provinces as you drive along the roads, bridges, and rural ports where we have made massive investments. This is the face of change. Ipinagtanggol din niya ang ilang ipinatupad na pulisiya gaya ng pagtataas ng buwis. Kailangan daw ito para mabigyan ng serbisyo ang publiko. Pagpapatuloy lang daw ito ng nagawa ng mga dating lider. Mga bagay na dapat din daw ipagpatuloy ng susunod na administrasyon. I feel confident that we are leaving this nation much stronger than when I came to office. But I leave that for history to judge. Tinawag man itong farewell address ng Pangulo, hindi naman niya nabanggit ang salitang goodbye o paalam. Mas magiging tahimik na raw ang kanyang papel bilang kongresista sa susunod na mga araw. This time next week, I will be moving into a new phase of life, leading a quieter public role. Sa huli, nanawagan ang Pangulo sa lahat na magkaisa sa bagong liderato bago nagpasalamat sa pagkakataong makapaglingkod. From the bottom of my heart, I thank you for giving me the honor and privilege of serving you. Malaking karangalan ang makapaglingkod sa sambayanan bilang Pangulo. Sa inyong lahat na napagsilbihan ko sa mahirap ngunit makasaysayang landas, maraming salamat. Para sa Bandila, Willard Cheng.